Tayo po ay magbabasa-basa, mga kaibigan, ng mga reaksyon. No? Alam nyo, mga kaibigan, ito, meron lang kagabi kasi, hindi tayo nakakuan, eh, no? Kasi meron tayong hearing supposed to be kanina. Eh, wala rin, postpone din eh. Wala yun na naman yung judge eh, mga kaibigan eh. Mayroong mahalagang lakad, ha? So, alam nyo, pagka mga ganyan, maaga tayong kailangang matulog dahil laging maaga yung ating dinadaluhan na pagdinig ng kaso, mga kaibigan. Eh na, hindi alam na mga walang accountability, ha? Gusto lang magsalita lang na magsalita at gusto nila yung maririnig. Eh, ganun pala gusto nyo, mabuti lang marinig nyo. Wala naman tayong commitment sa isa't isa, di ba? Wala naman akong ano sa inyo, utang na loob sa inyo na dapat tanawin, di ba? Sa mga gagong yan. Eh, bakit di kayo humanap ng ibang maloloko ninyo, magagamit ninyo? Ha? Mahirap yun eh, nanggagamit lang kayo eh. Hindi naman, wala naman kayong contribution sa bayan eh, namimerwisyo pa kayo eh. Di ba? Perwisyo kayo sa totoo lang. Kaya lang kayo pinagbibigyan na kala may masasabunot sa inyo. Eh wala naman eh. Kaya nga hindi, kaya na sila nagsusumiksik sa mga ganitong istasyon na madali nilang ano, madali sila makapasok. Gusto pa nila. Pagtawag nila eh. Kuan eh. Nagagalit pa pagka yung ano, yung medyo natagalan, di ba? Oh, akala mo property nila eh. Hindi nila alam, ano lang yun. Konsiderasyon lang yun. Eh tapos inaabuso, di ba? Oh, bumati-bati muna tayo sa mga ito mga tunay nating pinagkakautangan, di ba? Yung mga talagang nakikinig, responsable, nagbibigay man sila ng opinion nila, binabasa natin sapagkat may kabuluhan naman eh. Hindi yung, wala namang kabuluhan tayo magbanatan eh. Diba? Sino ba kayo para banatan ko? May mapapalaba kami sa inyo. Eh, isang kaing nagago lang kayo. Diba? Eh, kailangan lang namin maipaalam sa inyo yun na alam namin gago kayo. Diba? Oh, si Edgardo Lim, ano ho, nanonood sa atin from New York, sabi niya, nagustuhan ko, birada mo dyan sa mga, nawala eh. Sus Mariose po. Nawawala ito. Pag may pumapasok one. Ah, tulungan mo nga ako rito, idol. At nang lumitaw lahat ito. Ah, lahat ng mga nandi dito, lumitaw. Pasensya na kung biglang mawawala, hindi natin maitutuloy. Ano ho? Yung pagbati. Oh, ayun oh. Paano ba yan? Lakihan mo nga ng konti yan at ang gamatakot sa camera at photogenic eh. Alam ko eh. Si Donald ho, eh merong mensahe dito si Donald. Si Donald ng Tondo ba? Tagal na sumusubaybay sa atin ito. Oh, sabi niya, buti nga at nabomba mo yung mga gagong Pilipino na walang ginawa kundi magkalat ng kagaguhan. Ha? Kaya itong lipunan lalong naging busabos sa katotohanan. O, ayan po, oh, mga kaibigan. Ha? Ito, malaki na ba? Ayan. Yung letra, malaki na? Ayan. Ano ito? Ayan. Si William Sarmiento, ka-Percy, kaya hirap umangat ang Pilipinas dahil sa mga istorbo, angal-ngal at pintas lang ang alam. Ang USA, nakaka-45 na presidente na. Ang Pinas ay pang-16 pa lang. Oo nga naman. Oo. Ano to? Tama ka, pero dapat gawin niyang co-host at nakita naman natin ang galing nila kung hindi sila bobo. Oh. Si Arlene Tanyedo Barrias na ating pong katropa,
At siyempre ang kanyang husband na si Ramon Barias, mga katropa natin sa The Netherlands o sa Amsterdam, mga kaibigan. Linda Espiritu ay nanonood po sa atin. Si Vanessa Rivera, pag Philippines, yun. Wala, nawawala agad eh. Si Joe De Lemos, bulok na sistema talaga. Lalo na kung walang mga mamamayan na nag-iisip na mabuti, kundi makinig kung sino ba sisiraan natin ngayon. Ano bang paninira gagawin natin ngayon kay Robredo? Yan, ganyan. Si Carolina Luge na ating katropa sa ano ho, sa Italy. Si Cayetano kumontra kay BP, pati si Bongo at Bato. Ano kaya dahilan nag-react sila ng ganyan? Eh, kinakabahan sila eh. Hindi nyo ba napansin? Supportive. Tapos ikaw, hindi ka sumusuporta. Yung maraming bansa, sumusuporta rito kay Robredo. Di ba? Hindi na kailangan sabihin pa. Eh, ikaw, sino ka ba? Sino susuportahan mo? Si Joe Masison. Na walang iya. Di ba? Tuwan-tuwa pa eh. May inambus doon sa Samar. Di ba? Malakas daw ang kilusa nila. Mga gago. Anong klaseng tao yung hayop na yan? Ba't buhay pa yan? Di ba? Kalain ninyo. Ikatuwa niya yung pagkamatay ng mga sundalo. Hindi nyo alam. Nagiging alagad na kayo ni Joe Masison. Sa pag-iisip. Sabi ni katropang Jorge Bechong dito sa Japan, Sir Percy, kahit issue lang sa barya lang, nagre-resign na agad. Oo nga, di ba yung kamakailan lang? Yung nag-abuloy lang sa patay, tsaka namigay ng mga alimango, mga melon. Nag-resign eh. William Sarmiento, nanonood din. Aurora Lim, after Marcos administration 1982, naging masalimuot na ang... Hindi, 1986 yung ano eh. Si Marcos nawala. Nung simula nung ano, alam nyo, mahaba kung ikukwento natin eh, sa ibang araw na, hindi natin mababati itong mga kwan. Si Mike Madela, yung pork barrel lang ng Kongreso ang hindi kayang dapuan ng African virus. Hindi, yung mga nasa Kongreso, hindi din nadapuan. Si Paulman Punsal sa Dubai ay binabati po natin, ho. Hindi kaya ni Cayetano yan, gusto nila kabig lang ng kabig. Tsaka mga purpose nitong mga ito sa pagpasok sa gobyerno. Tingnan ninyo dyan sa immigration. May isang tarantador yan, yung Alegre, mga kaibigan. Walang hiya yan. Yan yung ano eh. Akalain yun, nag-endorso kay Secretary Guevara. Akala mo kung sinong opisyal dyan sa kwan? Ito pala nagpaparami ng incheck dito sa Pilipinas. Si visa upon arrival ito eh. Mga kaibigan eh. Ang trabaho nito, ewan ko kung anong klaseng opisyal to, ba't ito napunta riyan? Yan ba pinasok mo riyan sa immigration? Maging fiscalizer ka riyan? Lahat pinakikialaman mo. Ha? Kalain nyo mag-endorso kay Secretary Guevara ng isang mapuesto sa ano yan? Bilang hepe ng division, mga kaibigan. Isipin ninyo yan. Alam nyo kung buti binasura ni ni Justice Secretary Guevara raw yung endorsement ng damuhong si Alegre, mga kaibigan. Sino ka ba? Dinaig mo pa si Digong ah. Sipo, nag-i-endorso ka. Ano ka, presidente? Ha? Ba't ka nag-i-endorso riyan? Kaya binasura ni Kwan eh. Nilamukos ni Kwan. Ni Guevara, itinapon sa basura. Bakit ikanyo? Ang kalahin mong ino-endorso ng damuho,
eh, isang IO1, Immigration Officer 1, mga kaibigan. Kumbaga sa police, PO1 eh. Gusto mo maging ano? Maging commander? Ha? Sipin mo yan, kundi gago yan. Ang lakas magnakaw nito. Kaya niya ginagawa yan, gusto niya may talaga yung mga tao para makumpleto nakaw eh. Yung human smuggling nila, hindi siya makaporma rin sa Maynila, yun. Ang mga, ano yun ito, pinagkakakitaan nito sa human smuggling, yung mga nasa labas na port, di ba, labas ng Maynila. Oh, tulad sa Clark, yung bata niya si Joseph na walang hiya, di ba? Yan, sila pala, sa kanya pala nagbibigay ng kwarta yun. Eh, balita pa nga natin, itong Alegre na to, nilalakad na makuha niya yung pwesto ni Morente. Maging commissioner ng immigration, tarantado. Oh, sana wala nang middle name man, middleman pagdating sa bigas, dapat magsasaka at NFA na lang. Tama, sabi ni Aurora Limio ng New Jersey. Si Bing Enrique, si Mayor Isko, di ba nag-commercial model tapos yung talent fee niya na millions, dinonate niya lahat sa PGH. Yun, okay naman yun, wala naman tayong problema ron. Oh, eh, doon niya gusto mong ibigay. Pera naman niya yun, sa bagay, di ba? Pinagkakitaan niya yun. Si Concepcion Ison Chulbo, si Cayetano, pag naramdaman niya na wala na siyang mapapakinabang kay Duterte, kobadis, hanap na naman ang bagong gagawin niyang uto-uto. Pero na, nakakamada na si Cintia Villar. Pagka lumabo naman si Villar, tatakbo yan doon sa ibang kandidato, di ba? Ganun yung ginawa niya noon eh, yung kay Binay, di ba? Labang kay Binay. Kala niya siya gagawing vice presidential candidate ni Marrojas. Ha? Kala niya siya pipiliin ni Panutya. Ayun, mga kaibigan. O, si katropa nating June de Valencia. June Perin, nabanggit na natin kanina. Ano po? Si katropa nating Yula Sotelo, isang mahusay na singer, musician. Si Ariel Kabawatan ng Singapore. Alam mo, meron ngang nagsabi sa akin, itong si Kamaita Basilio, nagpunta ng Spain yata sa Barcelona from Switzerland. Eh, nakita ko yung airport. Sabi ko, maganda airport. Sa litrato lang po yan. Hindi ko kasing ganda ng airport natin ang mga airport dito sa Europe na mayayamang bansa. Makiisipin naman ninyo yan. Ang yayamang bansa, hindi maganda ang airport. Totoo naman ang sinabi niya na medyo may kayabangan ng mga Pilipino. Pinagaganda yung airport. Eh, kahit na naghihirap naman tayo. Yung kamukha nun sa Bolivia, ipinagpatayo ng palasyo, ha, na may helicopter, bumili pa ng aeroplano, ayun, tanggal siya ngayon, di ba? Mga kaibigan. Eh, isipin ninyo, tayo, pinagaganda lang airport, pero yung seguridad ng airport, hindi nila mapaganda yun. Di ba? Laging may walang hiya dyan sa airport. Bakit kaya? Oh. Ang daming gustong magnakaw kasi rito eh, mga kaibigan. Ultimong porter, gusto magnakaw. Security guard, gusto magnakaw. Basta't na talaga sa airport, ang iniisip, magnakaw. Di ba? Pag doon kasi sila nakapasok ng trabaho, yun lagi iniisip. Akala na lahat ng bumibiyahe, maraming pera, di ba? Oh. Si Josue Hernandez, maray salamat sa iyong pagbati. Sana nga maging happy yan, yung sinasabi mo yan. Kasi lagi na lang lonely.
Si Carolina Lugi nga pala. Hindi yata yun sinabi lang ni... Ah, oo. Nag-uusap sila. Oh. Si... Ano? Ah? Oscar De Jesus ng California. Pasensya na, Oscar. Ah. Wala tayo kahapon. Eh. Hindi, yung ano, yung nakita ko yung message mo, late na rin eh. Oh. Si... ano ito? Yung mga katropa natin, ka-Ani Plormata Salude, siyempre, ka-Enyang Mina, si Rosemary Victoria Cot, si Rosita Dizzy, si Carmela Torres Balcos, si Susana De Los Santos, si, ano ba yung isa? Yung kapatid ni Carmela, ano ba, ala nun? Alimutan ko na. Si Jorge Nabati, si Mark Irene Carl. Binabati po natin. Si Josie De Silva Ignacio ng Canada. Si June, ba? Idol. June Elvis Espinosa, Elvis Presley of the Philippines natin 'yan, mga kaibigan, ha. Si Tony Gachi ng California, Xavier James. Ka-Percy, ospital ng mga tanga ang dapat itayo sa Pinas kasi yan ang wala pa sa buong mundo. Tanga General Hospital. Oh. At saka sila ay kamag-anak ni Tangi. Si Tangi, ano pangalan pala, nakakatawa na eh. Tangi. Oh, si eto si Rock and Roll na lang daw sabi ni June Espinosa sa mga kontra. Hindi balik ang kumontra, okay kung opinion eh. 'Di ba? Kontra may opinion ko, okay 'yun. Mas gusto ko nga 'yun eh. Kinokontra eh. Isa opinion, hindi yung personalan, di ba? Eh, kung personalan lang ang gusto ninyo, eh, doon na kayo kaya, no? Sa iba makinig. Si Pedro Pinduko, ha? Ng King Rabi, Kingdom of Saudi Arabia. Binabati po natin, ha? May mga katropa nating di natin nababati. Si Armando Molyasgo, ng Milpitas, California. Ayun po, kumusta po diyan? Si ano to? Colin Gavin. Binabati ko ang kanyang anak, si Ate Celine na mabait at ang bunso niyang maganda raw na si Syra. Yan, mga anak ni Colin Gavin na si Syra at si Ate Celine. Si Senyor Tonet Pabie, isang veteran musician, mga kaibigan, di ba? Downbeats. Sila po yung grupo na nag-front act nung dumayo ang Beatles dito sa Pilipinas sa Rizal Memorial bago sila nabugbog sa airport. Di ba? Hindi, si ano yan, Tonet Pabie, mga kaibigan. Kasama ni Pepe Smith, sila Tony Halandoni, di ba? Sila yung Downbeats. At binabati natin ang kanya may bahay sa na nagdiriwang po ng kaarawan ngayon, no? Bahay ni Senyor Tonet Pabie. Si Adi Reyes, ha? Sasali daw si June Espinosa sa get-together natin. Actually, si June, tanungin nyo yan. Nung ako'y nagpa-okasyon, mga senior lang na listeners natin, di ba, June? Ang dami nila, di ba, na nagpunta ron, ano? Nakakatuwa. Yung inaakap ka ng mga listener mo, matatanda, di ba? Mga senior citizen. Nagtanghal doon sila June Libre, June Espinosa at marami pang mga entertainers.
para pasayahin yung ating mga listeners. Ang dami nila, June, di ba? Alam mo yun eh. Andun pa nga si walang kwentang General Lim, di ba? Itong sa MMDA. Oh, naimbitahan ko ron eh. At saka si ano, Attorney Alan Pagya, yung kaibigan natin. Oh. Si ano ho? Ariel Di Cabawat, sabi ito si Bato ka, Percy Bobo, di lang daw sinuwerte yung namatay sa PMA. Oh. Siya naman sinuwerte kaya raw naging senador. Yun. Pagka pala ano, namatay, minalas. Hindi sinuwerte, di minalas, di ba? Pagka siya pala, sinuwerte. Yun. Joselito Camacho, ayaw nila kay Tobredo dahil lahat ng involved sa drug war before natatakot. Pagbaba ni Presidente Duterte, baka sila kasuhan ng human rights violation. Yun ang sabi niya. Hindi yun eh, mabibisto na. Di ba? Ito, tutulong ang CIA, FBI. Naku, naloko na po. Dito, magkakaalaman kung sino mga opisyal matataas ang sangkot, ang tunay na sangkot sa droga. Ito naman mga hunghong na mga chuchua, nakasagap lang, salita sa radyo, hindi nila alam na gagamit sila ng mga involved na yan na mga nangangatog na ang tumbong. Ha? Si Nixon ng Torres, nakikinig po sa New York. Si Marlon Lopena Constantino ng West Covina, California, binabati po natin. Si Pau Argent Moore. Si Lumen S. Porcalia. Kanina para nakita ko si ano, Marlon Pexo ng Chicago. Si Roxanne Rankin ng Florida, binabati natin siyempre si Mirna Guillermo na nasa Florida na rin yata. Ano po? Iba-iba yan. Nasa California yan. Minsan nasa Chicago yan. Yung Changi Airport, nakita nyo na ba noon? Ang ganda yata. Iba na yata ngayon. Ano? Mas maganda yata ngayon. Nakita ko na yan. May kwento nga ako dyan. Espionage. Saan nangyari sa akin dyan? Iba kakala mo, idol. Ikukwento ko yan sa ibang araw ulit. Nakikwento ko na dati yan. Ngayon, marami nakikinig na hindi nila napakinggan yung kwento. Nung ako'y mag-overnight dyan sa airport, mga kaibigan. Buenos Dias. Ito, katropa natin, Joel Diaz ng Spain. Jing Arsenio Taiko. Gilbert Silvestre ng Alpharetta, Georgia, USA. Butagal. Yung rebragging ng magandang klase ng NFA rice at ibebenta sa mataas na presyo ng commercial rice, tuloy pa rin. Wala namang nabago eh. Hindi. Ginawang legal yung one eh. Yung smuggling eh. Ng bigas eh. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Wilma Bingona ng New Jersey. Mga kaibigan, parami tayo ng parami habang nagbabawas tayo ng listener. Ano po? Baliktad! Ay isa ang labi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sa tiyang kilala sa daigdig,
may pagkakaisa sa bawat nais. Huwag na kayong magmalaki. Baliwala kayo. Sa totoo lang. Eh wala na po tayong oras eh mga kaibigan. Magpapaalam na po kami ni Arielo, ang ating technical director. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating pumbalatuntun. Nandito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa lahat po ng nanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Sa mga gumagamit po ng TV Plus at Digital Boxes. Siyempre sa mga nanood ng ating pong live streaming sa FB. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Kogi! Domingo! Bayan ko, lahat kami